mahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas sa mga lunas at paraan upang ihinto ang mga paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkabitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Balita. Crisis po tayo. COVID-19. Impormasyon. Serbisyo publiko. Marami ring mga blood donors ang nangangamang. Para sa bayan. Nakasurvive. Nakasabat ang mga delivery ng pagkain. At yung baka pag... Nagagalak po natin. Feel so good. Magkakapamilya, maglilingkod sa isa't isa. Ito po ang Teleradyo. Teleradyo Balita. Balita. Malalaking balita on air at online. Masusing kinalap, binantayan, tinutukan ni nakabayang Noli De Castro at Joyce Balaccio. Sa Teleradyo Balita. Isda, gulay at karneng baboy nakasama sa price freeze, nagmahalang presyo. Ang kitang bigas ng bansa sa susunod na taon, daragdagan. 2.5 billion pesos na advance payment para sa makapagpareserba ang Pilipinas ng bakuna laban sa COVID-19. Aprobado na ni Pangulong Duterte. 40 evacuees sa Marikina, isa salang sa swab test. Ilang nagreklamong contact tracers, tiniyak ng DILG na susweldo na. Mga medical workers sa Baguio City nanawagan ng time out dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19. Mahigit 30 hospital staff tinamaan ng virus. Mga anak ni Vice President Lenny Robredo, nakaladkad na rin sa issue ng hashtag Nasa ng Pangulo. Sa showbiz spotlight, pinaka-aabangang ABS-CBN Christmas Station ID, ipinasilip na. At yan ang mga balitang nagbabaga ngayong Biyernes, November 20, 2020. Tuloy pa rin po ang aming paglilingkod sa pamamagitan ng Teleradyo. TFC, Sky Cable Channel 26 at iba pang cable providers. Magandang umaga. Ako po si Joyce Balaccio. Napapakinggan din ang Teleradyo sa ABS-CBN Radio Service app, ABS-CBN News app at live streaming sa i1TFC, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Sa pangalan ni Kabayang Noli De Castro, ako si Robert Mano. At sa detalye ng ating mga balita ngayong umaga, kabilang ang bigas, itlog, karneng baboy, karneng baka,
ilang gamot, LPG na gamit sa bahay at iba pang bilihin ang hindi po dapat tumaas ang presyo o naka-price freeze matapos ideklara ang state of calamity sa Luzon, kabilang na nga po ang Metro Manila. Naka-price freeze din ang presyo ng mantika, sabong panlaba, tinapa, asukal, prutas at mga gulay. Pero sa ilang palengke sa Metro Manila, halos dumoble ang presyo ng ampalaya, okra, talong, kamatis, sitaw at iba pa pong mga gulay dahil mataas umano ang presyo mula sa supplier dahil sa sunod-sunod na mga bagyo. Malulugin kami kung mataas ang kuha namin, bibinta namin ng dati pa rin. Kung kano'y kuha namin, papatungan lang namin siya ng konti. Tumaas din ang presyo ng karneng baboy at manok habang 10 piso hanggang 20 pesos din kada kilo ang itinaas sa presyo ng isda. Sinabi naman po na Department of Agriculture o DA na dapat sumunod sa price freeze ang mga nagtitinda at maging manufacturers dahil sa ipinatutupad na state of calamity. Naintindihan po namin kung may kunting paggalaw sa 10% increase dun sa present SRP. Kung sobra naman yung pag-profit ay makikiusap po tayo. Otherwise, we will have to implement yung full force of the law. Si Agriculture Secretary William Dar. Planong taasan ng Department of Agriculture ang aangkating bikas sa susunod na taon dahil sa sunod-sunod na bagyong tumama sa bansa. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Agriculture Secretary William Dar na posibleng bumaba sa 90% ang self-sufficiency ng bansa pagdating sa bigas sa 2021 mula sa projected 93% ngayong taon. Dahil dito, aabot-an niya sa 10% ng kailangang bigas ng bansa ang aangkatin. We can produce only 90% of our rice consumption. Okay? So saan tayo kukuha nung additional 10% kung hindi tayo mag-angkat? Pero imamanage natin na yung pagdating ng kakulangan ay hindi po doon sa panahon na main harvest sa palay. Sa tala ng DA, umabot na sa 12.3 billion pesos ang pinsala sa agrikultura ng bagyong Quinta, Rolly at Ulysses. Katumbas umano ito ng 8 araw na konsumo sa bigas ang sinira ng mga bagyo, pero nasa 88 araw pa naman ang total inventory ng bigas, kaya wala anyang kakulangan ng supply. Samantala, inireklamo na maraming customer ang hindi nasusunod na schedule ng water interruption ng Maynilad. Rotational dapat ang water interruption, pero may ilang residenteng 2 araw nang walang tubig, kaya umaasa na lang sa mga dumadaang truck para makapag-igib. Kung ano man lang kailang advisory, sana naman gawin nila, hindi yung paasahin yung tao. Na ano, pala kami mga tanga na nag-aantay. Magdamag, walang tulog. Diyos ko naman, sana naman, bigyan man lang kami kahit man lang 5 oras everyday, payag na ako. Kasi may mga estudyante din kami, kahit hindi naman lumalabas ng bahay, kailangan pa rin naman eh. Ang sabi nila sa schedule, alas 10 magkakaroon na. Nagpuyat ako agabi, wala. Hanggang alas 12, tapos gumising ako alas 3, wala pa rin, talagang wala. Sa panayam naman ng teleradyo, humigi ng paumanhin ang Maynilad at sinabing bibilisan na ang trabaho para maibalik sa normal ang supply. Nagpaliwanag din si Maynilad Corporate Communications Assistant Manager Grace Laksa kung bakit may mga lugar na mahaba ang water interruption. Dahil po patuloy pa rin ang pagpasok ng turbid water mula sa Ipo Dam, hindi pa rin po maabot ang aming target ng aming pong water production. Itong dahilan, kaya po ang aming mga customers na nasa mataas na lugar ay nakakaranas po ng mas mahabang water interruption kumpara po sa inaansyong naming schedule. Oh. Nagsasagawa po ng system adjustment ang aming pong technical team upang ma-address ang nasabing concern. Tatagal pa po hanggang sa Martes ang water interruption dahil sa paglilinis ng putik sa mga tangke. Samantala, mahigit 38,000 customers ng Meralco ang wala pa rin kuryente hanggang sa ngayon. Inaprubahan ng Malacañang ang pagbibigay ng paunang bayad o advance payment para sa bakuna laban sa COVID-19. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na nakatakdang maglabas ng executive order para matiyak na hindi mahuhuli ang Pilipinas sa pagbili ng bakuna.
pumayag na po tayo na magkakaroon po tayo ng advance. Kasi pag hindi po tayo pumayag, eh baka mangulela tayo dun sa mga bansa na makakakuha ng vaccine. Ayon sa Department of Health, 2.5 billion pesos ang inisyal na pondong naaprobahan para sa advance payment. Inaasahang unang makatatanggap ng COVID vaccine ang mahigit 24 na milyong priority eligible groups, kabilang na ang mga health workers, senior citizens at mahihirap, gayon din ang AFP, PNP, Coast Guard, BFP at CAFGU. I would just like to emphasize na because we do not know yet the vaccines that will be coming out, the vaccines that will be approved by our regulatory processes, yun pong ating priority population may still vary a little. Si Dr. Aleli Gray Sujakal ng DOH. Maglalabas naman ng executive order si Pangulong Rodrigo Duterte para payagan ang Food and Drug Administration na mag-issue ng emergency use authorization sa mga bakuna kontra nga po sa COVID-19. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni FDA Director General Eric Domingo na sa ilalim ng nasabing authorization ay maaari nang gamitin ang isang bakuna kahit underdeveloped pa lang ito, basta mababa ang risk at mataas naman ang benepisyo o mapoprotektahan nito ang taong bayan sa sakit nga po. Parang ipa-fast track yung paggamit ng bakuna. Kahit na talagang binabantayan, imbes na mabantayan natin halimbawa ng 2 taon yung mga nabakunahan na, ito 3 to 4 months pa lang, kung maganda naman yung resulta, gagamitin na natin siya. Pero at the same time, babantayan natin ngayon lahat ng mga nabakunahan. Pinawi naman ni Domingo ang mga agam-agam sa mga COVID-19 vaccines, lalo na yung mga manggagaling sa China. Tinayak ni Domingo na dadaan sa tamang proseso ang mga gagamiting bakuna saang bansa man ito manggagaling. Pag in-approve naman natin ang bakuna, hindi kung saan siya nanggaling, kung saan siya na-develop, kundi yung kanyang safety and efficacy profile. Yan naman ang makikita natin. Dapat makikita natin na walang serious adverse events. Dapat makita natin na in the great majority of patients na naturukan, eh nakadevelop sila ng protection. Si FDA Director General Eric Domingo. Nagbabala ang Department of Health sa posibleng outbreak ng iba't ibang sakit kasunod ng pananalasa ng magkakasunod na bagyo sa bansa. Sa inilabas na pahayag ng DOH, sinabing pinalakas ng kagawaran ang pagbabantay sa tinatawag na wild diseases o waterborne infectious diseases, influenza, leptospirosis at dengue. Pwede umanong pamahayan ng mga lamok ang tubig baha na posible ring pagmula ng bakterya na nagdudulot ng leptospirosis. Ang kawalan ng supply ng malinis na tubig sa maraming lugar tulad ng evacuation centers ay pwede namang magdulot ng kontaminasyon sa tubig at pagkain na maaaring pagmula ng cholera, typhoid fever, amebiasis, hepatitis A at acute gastroenteritis. Hinimok naman ng DOH ang publiko na laging sumunod sa sanitation measures tulad ng disinfection, laging paghuhugas ng kamay at iba pang health protocols. Nananawagan ng time out sa lahat ng public activities ang medical community sa Baguio City dahil sa muling pagtaas ng kaso ng COVID-19. Sa report ng pahayagang Philippine Daily Inquirer, sinabi ni Dr. Thea Pamela Cahulaw, ang pinuno ng Infection Prevention and Control Department ng Baguio General Hospital and Medical Center, na marami na ring health workers na gumagamot sa mga pasyenteng may COVID-19 ang tinamaan na rin ng virus. Tumaas din umano ang mga severe at critical cases sa ospital na nagsisilbing primary COVID-19 facility sa Baguio. Noong Oktubre nga po ay 80 na members ng medical team ng ospital ang tinamaan ng COVID-19 at 34 naman ngayong Nobyembre. Matatanda ang kabilang ang Baguio City sa tinukoy ng Octa Research Team na isa sa mga hotspot of serious concern dahil sa tumataas na kaso ng COVID ngayong buwan. Sa panayam naman ng Teleradyo, sinabi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na naghigpit na sila sa mga pumapasok na residente sa mga kalapit na munisipalidad para maiwasang dumami pa ang kaso ng COVID-19. Pwede silang in and out na wala pong border control para po silang taga-Baguio na rin. Kaya alam po, mataas po yung kanilang positivity rate. Kaya kailangan talaga rin namin higpitan para at least hindi kami nagpapalitan ng infection. Si Baguio City Mayor Benjamin Magalong.
Isa sa ilalim sa swab test ang 40 evacuees sa Marikina matapos maging reactive sa rapid antibody test. Nagsagawa ng rapid test matapos magpositibo sa COVID-19 ang isang senior citizen na lumikas sa Barangka Elementary School. Sinabi ni Marikina Mayor Marcelino Chodoro na nagpakalat na ng halos 200 contact tracer sa iba't ibang evacuation center. May possibility na mag-shoot up o mag-surge yung bilang. Pero nasa maagang detection ng sikreto eh. Ito yung strategy natin gustong gawin ngayon, early detection. Bukod dito, nakaranas na rin ang pagdudumi ang ilang residente habang tinamaan ng cholera ang isang frontliner na maaaring nakainom ng maruming tubig. Siguro dahil nabaha ako, tsaka yung anak ko kahapon, yung anak ko apat na beses na nadudumi. Ewan ko ba, siguro sa tubig nga din, tsaka yun yan, mabahaw kasi yung basura. Nakatakdang bumili ang lokal na pamahalaan ng mga gamot at vitamins na ipamamahagi sa mga residente. Samantala, kaugnay na balitang yan ay makakausap natin sa linya ng telepono ang alkalde ng Marikina City na si Mayor Marcy Teodoro. Magandang umaga po, Mayor Teodoro, Joyce Balancio at Robert Mano sa Teleradyo Balita. Joyce, Robert, magandang umaga sa atin, sa mga nakikinig at nanonood. Opo. First of all, Mayor, nadagdagan pa ba yung COVID cases natin dyan sa Marikina? I believe meron tayong naitalang isang kaso as of yesterday. Dalawang araw ang nakakaraan, nakita natin yung isang COVID positive sa Barangka Elementary School. Siya ay naka-quarantine sa ngayon. At yung kanyang pamilya at yung mga na-contact sa kanya directly and secondary ay nag-negative naman. Mm-hmm. Ang iniintay natin, Joyce, na resulta ng PCR, ginawa natin kahapon ng hapon yung PCR testing matapos mag-reactive sila sa antibody test. Iniintay natin yung resulta ngayong umaga. At sa kasalukuyan, habang iniintay, ang resulta, naka-quarantine na ang lahat ng nag-reactive. Sana, Joyce, mag-negative. Pero yes, kung mag-react, mag-positive man sila, magpapatuloy sila sa quarantine at tatanggap sila ng necessary medical supportive treatment at i-isolate na mabuti para hindi na makahawa pa. Opo. Mayor, sa mga evacuee po ba natin tayo nagsasagawa ng massive COVID-19 testing? Kasi parang nabanggit po ata ni Secretary Galvez, pwede na pong gamitin ang antigen test sa evacuation centers. Meron din tayong antigen test, Joyce, na ginagamit sa ating surveillance testing. Pero for purposes hanggang mas madali at as screening tool, ginamit natin yung ating rapid test. Tinest natin yung mga vulnerable, yung mga bata. Opo. Yung senior citizen, yung may symptoms. At based dun sa kanyang health declaration, may possibility na may COVID. Tulad ng matanda na test natin positive, siya'y galing sa hospital eh. Meron siyang symptoms, kaya nag-PCR. Ang Marikina ay mayroong testing center. Kaya mas madali sa amin na makapag-PCR test matapos ang i-rapid sila for screening purposes. Ang ginagawa natin, Joyce, surveillance testing, hindi na maaaring. Meron tayong 15,000 evacuees na nasa mga evacuation center pa hanggang ngayon. Sila tini-screen natin at hindi practical na lahat. Opo. Matest at para mas matulungan natin yung mangangailangan. Kaya rapid test ang ginagamit natin. Opo, may report po, Mayor, na meron din pong mga ibang sakit na nararanasan yung ating mga kababayan dyan sa Marikina. No? May nakaranas na po ng cholera, may nakakaranas ng pandudumi. Ano po monitoring natin sa kalusugan ng ating mga residente? Totoo yan, Joyce. Kaya nga kahapon, mabuti naman, nag-emergency procurement tayo ng mga gamot na kailangan. Ayan, cholera, tetanus, kasi marami rin tayo mga kababayan na papako. Yung mga gamot sa diabetes din. Marami rin tayong kababayan may diabetes, hindi na nakakainom ng gamot na matagal.
dahil yung maintenance nila, mga vitamins para sa mga bata. At ngayon, ang challenge naman ay yung pagdidistribute nito kasi tambak pa yung debris sa mga kalsada rito sa Marikina. 2,452 streets ang kiniklear namin ngayon, both major and secondary roads. Ang laking challenge eh, yung mga debris nito, halo-halo na. Kaya pinipilit namin mag-isa lalo madali pa nung matanggal na ito. Mga heavy equipment yung ano yung ginagamit namin, yung sanitation problema. So ang monitoring natin, Joyce, kung tatanungin talaga napakadami ngayon ang mga kaso ng pagkakasakit sa Marikina. Wala lang kaming eksakto pang figure, pero we're expecting it to run by thousand, thousand cases ng iba't ibang sakit sa bata, sa matanda, sa mga kababaihan, sa mga pregnant women, ay mga ganun, Joyce. Mayor, para po siguro sa reference din ng ating mga kapamilya na nandiyan sa Marikina City, ano po, nabanggit po ninyo na nasa 15,000 pa po yung mga evacuees as we speak today. Ano po ang standard ninyo o polisiya po ninyo? Sino po yung po pwedeng magpa-rapid test? At saan po sila dapat magpunta kung gusto po nilang magpa-rapid test, Mayor? Thank you, Robert, sa tanong ano, para malinaw sa mga kababayan natin. Sa mga evacuation center, merong rapid testing center na matatagpuan sila. Meron naman itong mga signage na makikita sila. May mga doktor doon at mga magte-test. Una, iyon. Pangalawa, tuloy-tuloy ang aming contact tracing. Yun nga yung hinihingi ko ng pangunawa sa mga kababayan natin, Robert. Yung iba kasi sinasabi, dapat unahin ang relief, dapat unahin yung rehabilitation. Mm-hmm. Ginagawa naman natin yung relief operation, yung pagbibigay ng mga tulong sa pagkain, mga pangangailangan nilang gamit. Yung clearing operation, ang totoo, Robert, kanina pa akong alas 4 na nasa clearing operations. Kagabi, umuwi kami mag-aalas 12 na ng gabi para matapos yung clearing. Pero meron din tayo sa mga community ng mga contact tracer para ano, i-subject yung ating mga kababayan sa COVID testing. Meron kami 183 cases ngayon ng COVID, Robert. Yun, kino-contact trace namin. Hindi lang sa evacuation center, kundi sa mga community namin. Bukas yung aming swabbing center na nasa Marikina Convention Center. Ngayon, ayaw natin na makadagdag pa sa bigat ng problema natin itong COVID. Eh. Mm-hmm. Ang hirap. Ang hirap na ng buhay namin dito. Wash out lahat ang gamit ng mga kababayan namin. Mm-hmm. Halos walang makain, walang damit na maisuot, mga bata hindi makapasok sa eskwelahan dahil nga sira yung mga gamit, walang kuryente, walang tubig, hindi pa ang lugar. Ayaw lang natin makadagdag pa sa problema itong COVID, kaya nagko-contact trace tayo ngayon. At yung iba nating kababayan, inaano nga namin, sinasabihan na dapat magpa-swab test kung meron silang contact sa may COVID positive. Iyan, dapat hindi mawala. Nagbibigay din tayo sa mga evacuation center, Robert, ngayon ng mga face mask. Mm-hmm. Dahil maraming kababayan natin nakakalimutan na. Hindi naman sa nakakalimutan, Robert. Dahil wala na nga, walang supply, wala yung face mask nila. Mm-hmm. Hindi na sila nakabili. Yung suot nila, ilang araw na. Kaya, at yun, kasama sa relief goods yung face mask na yan. Opo. Mayor, nabanggit ninyo na sa mga evacuation center, meron naman po tayong testing centers doon na pwedeng puntahan ng ating pong mga kapamilya dyan sa Marikina. Pero yung test kits po mismo, Mayor, sapat pa po ba yung test kits ng Marikina City? Robert, ito nga, no? Kinakapos kami. Meron pa naman, pero nakikita ko ilang araw buhat ngayon ay kakapusin na kami. Meron lang kami supply na 7,000 ngayon na test kit para sa rapid. Meron kami sigurong supply na 5,000 na test kit para sa PCR.
Nagpabili ko kahapon ng mga test kit, additional of 7,000 para ma-complement yung kailangan naming test kit sa pag-surveillance testing. Balita ko kahapon, Robert, nagpapasalamat ako dun sa isang pharmaceutical company. Mm-hmm. Inawagan ako, sabi sa akin, magdo-donate daw sila ng 2,000 na test kit. Both for rapid saka both for at the PCR. So total of 4,000 yan. Yung mga ganon, pati yung mga test kit, tinatanggap na rin namin mga donation sa mga kababayan natin. Opo. Mayor Marcy Teodoro, maraming salamat po sa inyong oras and we hope na makakuha pa po kami ng update sa inyo sa mga susunod pa po na oras. Joyce, maraming salamat. Robert, maraming salamat. Thank you po, Mayor. Maraming salamat po si Mayor Marcelino Teodoro, ang alkalde po ng Marikina City. Samantala, sa ibang mga balita, nag-aabang na po sa kalsada ang ilang mga residente sa Tuguegarao City para humingi ng pagkain sa mga dumadaang sasakyan. Sa Barangay Anafunan East, naghihintay ang ilang residente sa mga dumadaang sasakyan dahil hindi umano sila naaabutan ng relief goods. Yeah, dito sa amin, ma'am, wala bibihira yan. Pumupunta dito yung nagbibigay ng relief goods, ma'am. Minsan po, hindi sila nagbibigay, ma'am. Dinadaanan lang nila kami dito, ma'am. Kasi wala na kaming makain, ma'am. Kaya nag-aabang kami ng relief goods. Paano po yung mga araw na ubos na yung relief goods? Anong ginagawa ninyo? Hindi, ma'am. Yung manakukuha namin, ma'am, pinag-ano lang namin kung yung maghapon namin, ma'am, ganun. Kung halimbawa wala naman, nag-aabang na lang po kami dito. Halimbawa naman, mamira kami makuha. Umaasa naman ang mga residente na mabibigyan sila ng pagkain at iba pang pangangailangan sa mga susunod na araw. Talagang ang hirap, ma'am. Ito na yung baha, ma'am, na hindi ko talaga pulos makakalimutan. Hindi kami nag-aabang dyan ng relief, ma'am. Wala kami makakain talaga. Bawat damit namin ngayon, pag naligo na kami ng hapon, nilalaban namin, binbilad ka, para kinabukasan, may susunod na naman kami. Sana nga hindi na maulit. Aminado naman si Tuguegarao Mayor Jeff Soriano na hindi pa nabibigyan ng ayuda ang lahat ng residente halos isang linggo matapos ang matinding pagbaha. So scale ng 0 to 10, 0 November 30, siguro nasa 7 na kami o 6 ngayon. But there is still a lot of pocket areas na hindi pa talaga marating. We had more than 36,000 families affected. So marami pa rin talaga ang medyo hirap-hirap. Si Tuguegarao Mayor Jeff Soriano. Umaapela ng tulong ang mga abaca farmer sa Catanduanes na matinding na pinsala ng magkakasunod na bagyo. Ito'y dahil 3 buwan hanggang 2 taon pa ang aabutin bago sila muling makapag-ani, kaya problema na ngayon kung saan sila kukuha ng makakain. Tinatayang nasa 1.6 billion pesos ang naitalang pinsala sa abaca plantation simula pa ng manalasa ang Super Typhoon Rolly. Hindi rin umano halos nakakaabot sa kanila ang mga ipinadadalang tulong sa lugar. Kawawa nga kami, mami, kasi na nung pandemya, nasunugan kami. Ngayon, hanggang ngayon, hindi pa ako nakakaano ng bahay, nakakapagsimula. Ay ko, mahirap pala yung ganito kung aasa tayo sa gobyerno lagi. Di ba, mahirap naman. Plano naman ng provincial government na magpatupad ng cash forward program sa mga apektadong residente. Walang trabaho sa Maynila, walang trabaho sa abroad. Ano? Kaya talagang kailangan natin ang industriya rito. Nabanggit ko rin kay Secretary Dara na kung pwede matulungan tayo magkaroon ng outright livelihood sa pamamagitan ng cash forward. Kumbaga kasi nabibigyan natin ng trabaho yung nagkakaroon ng pera yung mga abaca farmers through prehab ng abaca. Kumbaga double purpose. Si Catanduanes Governor Joseph Cua. Abangan sa aming pagbabalik, bitak ng lupa sa Agoncillo, Batangas, lumawak pa. Pero paliwanag ng FIVOX, hindi ito sinkhole. Halos 70% ng mga Pinoy handang magpabakuna laban sa COVID-19 ayon sa SWS survey. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Pagkatapos
Tapos kumayod all day, magtanggal na ng stress. Sumali na sa kwentuhang makabuluhan. Ibabalik natin yung iba't ibang mga issue at usapang marami kang matututunan. Ang dami pong mga nasalanta na duhagi. Ako na alam yung na duhagi, partner ha. Lahat ng say mo, dito mapapakinggan. Sa 2021, please huwag niyo na pong sabihin yung bring it on na dali tayo dyan. Kasama ang unstoppable combo na sila, Peter Busni. Ilan yung mga tao na nakaramdam ng gutom in the past 6 months. Oo. At Rica Lazo. Huwag mong titignan yung wala ka, kundi magpasalamat ka sa kung anong meron ka. Pasada sa Teleradyo. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng hapon sa nag-iisa Teleradyo. Pagkatapos kumayod all day, magtanggal na ng stress. Sumali na sa kwentuhang makabuluhan. Ibabalik natin yung iba't ibang mga issue at usapang marami kang matututunan. Ang dami pong mga nasalanta na duhagi. Ako na alam yung na duhagi, partner ha. Lahat ng say mo, dito mapapakinggan. Sa 2021, please huwag niyo na pong sabihin yung bring it on na dali tayo dyan. Kasama ang unstoppable combo na sila, Peter Busni. Ilan yung mga tao na nakaramdam ng gutom in the past 6 months. Oo. At Rica Lazo. Huwag mong titignan yung wala ka, kundi magpasalamat ka sa kung anong meron ka. Pasada sa Teleradyo. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng hapon sa nag-iisa Teleradyo. Pagkatapos kumayod all day, magtanggal na ng stress. Sumali na sa kwentuhang makabuluhan. Ibabalik natin yung iba't ibang mga issue at usapang marami kang matututunan. Ang dami pong mga nasalanta na duhagi. Ako na alam yung na duhagi, partner ha. Lahat ng say mo, dito mapapakinggan. Sa 2021, please huwag niyo na pong sabihin yung bring it on na dali tayo dyan. Kasama ang unstoppable combo na sila, Peter Busni. Ilan yung mga tao na nakaramdam ng gutom in the past 6 months. Oo. At Rica Lazo. Huwag mong titignan yung wala ka, kundi magpasalamat ka sa kung anong meron ka. Pasada sa Teleradyo. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng hapon sa nag-iisa Teleradyo. Pagkatapos kumayod all day, magtanggal na ng stress. Sumali na sa kwentuhang makabuluhan. Ibabalik natin yung iba't ibang mga issue at usapang marami kang matututunan. Ang dami pong mga nasalanta na duhagi. Ako na alam yung na duhagi, partner ha. Lahat ng say mo, dito mapapakinggan. Sa 2021, please huwag niyo na pong sabihin yung bring it on na dali tayo dyan. Kasama ang unstoppable combo na sila, Peter Busni. Ilan yung mga tao na nakaramdam ng gutom in the past 6 months. Oo. At Rica Lazo. Huwag mong titignan yung wala ka, kundi magpasalamat ka sa kung anong meron ka. Pasada sa Teleradyo. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng hapon sa nag-iisa Teleradyo. Pagkatapos kumayod all day, magtanggal na ng stress. Sumali na sa kwentuhang makabuluhan. Ibabalik natin yung iba't ibang mga issue at usapang marami kang matututunan. Ang dami pong mga nasalanta na duhagi. Ako na alam yung na duhagi, partner ha. Lahat ng say mo, dito mapapakinggan. Sa 2021, please huwag niyo na pong sabihin yung bring it on na Sa pagbabalik ng Teleradyo Balita, sa Taguig, 3 warehouse ang natupog sa sunog sa Panorama Compound sa Bikutan. Mabilis kumalat ang apoy dahil naglalaman ang warehouse ng mga muebles, mga pintura at iba pang kemikal. Sinabing nakarinig ng pagsabog sa pabrika ng suka na Vinland International bago nga po sumiklab ang sunog. Samantala, nasunog din po ang compound ng DPWH sa Quezon City. Kuha tayo ng update mula kay Jervis Manahan. Jervis? Yes, Joyce, iniimbestigahan nga ng DPWH at ng BFP ang nangyaring sunog dito sa DPWH compound sa Kamuning, Quezon City kagabi. Mag-alas 11 kagabi nang sumiklab ang sunog doon sa barracks kung saan tumutuloy ang mga empleyado ng DPWH. Tumagal yan ng mahigit isang oras at naapula pasado hating gabi. 8 kwarto ang nasunog doon sa barracks at nasa 6 na pamilya ang apektado. May iba ding nasunog dyan na bodega at kisame ng isang opisina. Mabuti na lamang na walang nasaktan dito o nasawi sa sunog na ito. Pero ayon doon sa mga nakausap natin ay nagkaroon ng ground o kuryente yung gate nila dahil sa live wire. Nakalabas naman lahat dahil kinalampag nung isang lalaking empleyado yung mga kapitbahay niya na natutulog na noon.
Hindi pa tiyak, Joyce, kung ano ang pinagmulan ng sunog at ongoing investigation ng BFP Quezon City. Joyce. Maraming salamat, Jervis Manahan. Walang planong mag-sorry si Pangulong Duterte kay Vice President Lenny Robredo kahit umamin na sa kanilang pagkakamali ang dalawang opisyal nito hinggil sa akusasyong sumakay ng military plane si Robredo para bisitahin ang mga lalawigang tinamaan ng bagyo. Hindi naman sinabi ni Presidente sumakay siya ng C-130 eh. Hindi naman sinabi ni Presidente na pinalabas niya na ilaman ng C-130 ay dala-dala ni VP Lenny. Bakit naman hingi ng abiso ang Presidente na wala siyang pagkakamali? Giit din ni Presidential Spokesperson Harry Roque na mukhang malabo ng makatrabaho ng administrasyon si Robredo. May mga tandem na po na President and Vice President that come from different parties but they were able to work well. Will we be able to see that in this administration? Siguro hindi na po dahil binigyan na ng dalawang pagkakataon ng Presidente si VP Lenny. Pero despite the two opportunities, talagang VP Lenny listened to her advisors and decided to become opposition if not obstructionist. No, dalawang taon na lang, siguro ganoon na lang po talaga yan. Si Presidential Spokesperson Harry Roque. Samantala, hindi paliligtasin ng Department of Justice sa investigasyon sa korupsyon ang Office of the Vice President. Pero nilinaw ni Justice Secretary Minardo Guevara na siyang pinuno ng task force na nag-iimbestiga sa korupsyon sa pamahalaan na ito'y kung may reklamo ng katiwalian laban sa OVP. Iginiit din ng kalihim na walang utos mula sa Malacanang para imbestigahan ang tanggapan ni Vice President Lenny Robredo. Samantala, sinita ng Malacanang ang mga tweet ng mga anak ni Vice President Lenny Robredo dahil sa manoy pambabatikos kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sa press briefing ni Presidential Spokesperson Harry Roque, inamin nitong hindi siya sigurado kung talagang si Robredo ang naghahanap sa Pangulo noong kasagsaga ng pagbaha sa Cagayan. Pero ipinakita niya ang tweets ng mga anak ni VP Lenny na sina Tricia at Aika at sinabing si Pangulong Duterte ang pinatutungkulan nito kahit wala namang pinangalanan ang mga anak ng pangalawang Pangulo. Kung talagang nagsabi si Vice President kung nasaan si Presidente, eh tignan niyo ito. Kung hindi man siya, eh mayroong mga malapit sa kanya na nagsabi. No? Tulog pa rin, alas 8 na, Sabado, weekend. So, yan po yan. No? Yun po yung konteksto. Nasaan si Presidente, mga tweets na nanggaling parang sa anak niya. No? Sabi nila, anak daw. No? Sa isang Facebook post naman ni VP Robredo, idinepensa nito ang kanyang mga anak mula sa pambabatikos ng Malacanang. Giit ni Robredo, talagang outspoken ang kanyang mga anak at karapatan nila ito. Itinuro umano niya sa kanyang mga anak na manindigan para sa kanilang mga sarili at sa kanilang pinaniniwalaan. Sinabi pa ni Vice President na proud siya sa mga narating ng kanyang mga anak at kahit minsan ay hindi nila ginamit ang kanilang pangalan o anumang impluwensya para makuha ang kanilang gusto. Una nang sinabi ng tagapagsalita ni Robredo na si Barry Gutierrez na hindi dapat pinag-aaksayahan ang panahon ng pamahalaan ang tweets ng mga anak ni Robredo gayong libo-libong Pilipino ang nasalanta nga po ng bagyo. Halos 70% ng mga Pinoy ang handang magpabakuna laban sa COVID-19 sakaling may supply na ng vaccine ngayon. Sa survey ng Social Weather Station mula September 17 hanggang 20, lumabas na 66% ang payag magpabakuna at 31% naman ang ayaw. Mas mataas ito kumpara sa resulta ng survey sa Dengvaxia noong September 2019 kung saan 42% lang ang nagsabing handa silang magpaturok ng bakuna. Wala pa umanong natatanggap na sahod ang ilang contact tracers na kinuha ng pamahalaan noong Oktubre. Kabilang dito ang criminology graduate na si Eloisa Duran na nagsimulang magtrabaho noong October 5. Misa nga nagbabao na nga kami ng tuyo dahil wala nga pong budget pero hanggang ngayon po wala pa rin po kami sahod. 5 bilyong piso ang inilaan para sa pagkuha ng 50,000 dagdag na contact tracers noong Setyembre. Pero sa panayam ng teleradyo, sinabi ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya na by batch ang pagbibigay ng sahod sa contact tracers. Para po sa first batch, naglilista po ang DBM ng 946 million out of the 5 billion
para pampasahod natin. Pero ang covered lang po nito as yung na-hire ng DILG from October 1 to 13. So kung ito pong nag-viber sa inyo ay na-hire from October 1 to 13, hindi na po magtatagal, magsuccessweldo na po sila. Bukod sa sahod ay inilekramo rin po ng isang contact tracer ang ipinagamit sa kanyang kapote bilang personal protective equipment o PPE. Ang mga pang-araw-araw nila na pangangailangan, gaya po PPE na mga mask, ay kailangan naman pong ibigay ng mga LGU. Ito pong mga contact tracers na ito, they are deployed to the LGU. Si DILG Undersecretary Jonathan Malaya. Posibleng masimulan na ang pagbabakuna sa Amerika laban sa COVID-19. Ito'y dahil sinabi ng U.S. Health and Human Services na maaari ng payagan sa mga susunod na linggo ang pamamahagi at paggamit sa COVID-19 vaccine na ginawa ng Pfizer at Moderna. Naghahanda na umano ang iba't ibang states sa Amerika dahil target nilang simulan ang pagbabakuna sa loob ng isang araw kapag nailabas na ang emergency authorization para sa COVID vaccine. Nauna nang sinabi ng Pfizer na lumabas sa final results ng kanilang clinical trials na 95% ang pagiging epektibo ng kanilang bakuna. Halos kaparehas din ng early data ng Moderna. Pero kahit positibo na ang development sa mga bakuna, ibang problema naman ang supply dahil sa susunod na taon pa inaasahang makagagawa ng mas maraming doses. Mga kapamilya, umabot na po sa 413,430 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito'y matapos madagdag ang 1,337 na bagong kaso na karamihan ay mula sa Davao City, Laguna, Quezon City, Batangas at Maynila. Sa nasabing bilang, 7,998 ang namatay, habang mahigit 374,000 naman ang gumaling. Iginit naman ni Octa Research Fellow Guido David na bagamat bumababa ang mga kaso ng sakit sa Metro Manila, nananatili itong epicenter ng COVID-19 sa bansa. The trend is reversible. Even if we're doing okay, if sinabi kong, we're down to 300 plus cases sa Metro Manila and it may be down to 200, we can never be complacent. Sinabi naman ni Private Hospitals Association of the Philippines President Dr. Jose Luis De Grano na nakahanda ang mga pribadong ospital na tulungan ang Department of Health sakaling hindi nila kayanin ang dami ng mga babakunahan. Pero nilinaw ni De Grano na hindi sapilitan ang pagpapabakuna kontra COVID-19. Hindi po pwedeng persahin ang kahit sino kasi may karapatan silang tumanggi. Lagi po yung, halimbawa sabihin po na lahat kayong healthcare workers, uunahin namin kayo at bibigyan namin kayo ng bakuna. Kayo muna uunahin. Pero may karapatan pa rin sila pong tumanggi. Individual consent po yan, kailangan bago silang mabigyan. Si PAPI President Dr. Jose Luis De Grano. Nababahala na ang mga residente dahil sa lumalaking mga bitak sa lupa sa iba't ibang bahagi ng Agoncillo, Batangas. Kabilang dito ang isang kalye sa Barangay Bangi na tuluyan ng gumuho. Ayon sa mga residente, biglang lumawak ang mga bitak dahil sa mga nagdaang bagyo na sinabayan pa ng pagguho ng mga lupa at bahay. Sa tala ng lokal na pamahalaan, mahigit 100 bahay na ang nasira sa patuloy na pagguho ng lupa, lalo na sa 4 na barangay. Dahil hindi naligtas sa kanilang bahay, may ilang residenteng sa koral na mga baboy na nakatira habang ang iba ay tumutuloy muna sa mga kaanak. Pero tiniyak ni Agoncillo Mayor Daniel Reyes na ginagawa na nila ng paraan ang proyektong pabahay. Pagditis kahit may amoy tayo na mami, nagtitis na lang po. Doon lang po talaga kami makakatigil eh. Meron po tayong gagawing pabahay. Meron kaming 100 houses na i-construct. Uh-huh. So yun po yung pwedeng sigurong mag-qualify sila doon kung talagang gusto nila. May mga naitala rin pagguho sa Lemery, Taal at San Nicolas. Pero ayon sa PIVOGS, hindi ito maituturing na sinkhole. Lumitaw na umano ang mga bitak noon pang pumutok ang Bulkan Taal. Mga bitak na to ay posibleng lumaki kasi nga nag-a-adjust din yung lupa dahil nag-humuho pa din yung dati nang napaal sa mga lupa. Pangalawa, ang mga matinding pag-ulan na kadalasan nakita natin sa pagdaan ng mga bagyo ay nag-erode
doon sa mga gilid ng mga bitak at siyempre may mga cavities o butas-butas yan sa ilalim. Kaya habang nag-erode at bumabagsak yung lupa, lumuluwang yung bitak. Si PBOX Director Renato Solidum. Abangan sa aming muling pagbabalik sa police report sa Bulacan, mga expired na bakuna at gamot na samsam ng NBI. At sa Quezon City, dalawang lalaki patay sa pamamaril. Yan at ilang pantampok na balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Meron ka bang kakaibang idea? Kakayahang pwedeng ipagmalaki? Alam mo bang pwedeng maging negosyo yan? Maging kumikitang kapamilya sa tulong ng mga eksperto sa pagiging entrepinoy. You need to educate us kung anong kayang gawin dito sa new normal. So maganda yung negosyo, yung trend talagang stable, tuloy-tuloy. At matuto ng tamang diskarte mula kay Carl Balita. Paano hanggang ang maliliit na negosyo? Kasi nandyan na yung mga nagtitinda, nandyan yung mga nagluluto. I think yun ang magiging evolution. At may Valies Eliza. Marami nakakakuha ng mga ideas ngayon. Business above usual. Tuwing Sabado, 6:45 p.m. sa nag-iisang Teleradyo. Kakampi, katuwang ng bawat pamilyang Pilipino. Pinakikinggan ang boses ng bayan mula noon hanggang ngayon. Ang haliging pinagkakatiwalaan sa pagbabalita, impormasyon at paglilingkod, Kabayang Noli de Castro, magpapatuloy sa paghahatid ng mas pinalawak na serbisyo publiko. Kabayan! Sa bago nitong oras, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, dito sa nag-iisang Teleradyo. Kung kailangan mo ng lumabas, ang maaapektuhan kung saan sila bumababa, sumasakay, saan sila pwedeng mag-abang, medyo may konting adjustment, dapat kang sumunod sa batas. Habang bumabiyahe po tayo at nakikita natin yung kagandahan ng Pilipinas, dapat lang ligtas. Bigyan daan ang mga kaalamang dapat malaman para maging ligtas sa kalsada. Kasama sina Tina Barasigan, kapag safe na, tayo po ay may baon na kaalaman sa ating paglilipot. At Manong Team Orbos. Handa na ba sila sa gagawing pagbubukas ng Metro Manila sa mga provincial buses? Usapang Kalye, tuwing Sabado, alauna ng hapon, sa nag-iisang Teleradyo. Meron ka bang kakaibang idea? Kakayahang pwedeng ipagmalaki? Alam mo bang pwedeng maging negosyo yan? Maging kumikitang kapamilya sa tulong ng mga eksperto sa pagiging entrepinoy. You need to educate us kung anong kayang gawin dito sa new normal. So maganda yung negosyo, yung trend talagang stable, tuloy-tuloy. At matuto ng tamang diskarte mula kay Carl Balita. Paano hanggang ang maliliit na negosyo? Kasi nandyan na yung mga nagtitinda, nandyan yung mga nagluluto. I think yun ang magiging evolution. At may Valies Eliza. Marami nakakakuha ng mga ideas. Business above usual. Tuwing Sabado, 6:45 p.m. sa nag-iisang Teleradyo. Kakampi, katuwang ng bawat pamilyang Pilipino. Pinakikinggan ang boses ng bayan mula noon hanggang ngayon. Ang haliging pinagkakatiwalaan sa pagbabalita, impormasyon at paglilingkod, Kabayang Noli de Castro, magpapatuloy sa paghahatid ng mas pinalawak na serbisyo publiko. Kabayan! Sa bago nitong oras, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, dito sa nag-iisang Teleradyo. Kung kailangan mo ng lumabas, ang maaapektuhan kung saan sila bumababa, sumasakay, saan sila pwedeng mag-abang, medyo may konting adjustment, dapat kang sumunod sa batas. Habang bumabiyahe po tayo at nakikita natin yung kagandahan ng Pilipinas, dapat lang ligtas. Bigyan daan ang mga kaalamang dapat malaman para maging ligtas sa kalsada. Kasama sina Tina Barasigan, kapag safe na, tayo po ay may baon na kaalaman sa ating paglilipot. At Manong Team Orbos. Handa na ba sila sa gagawing pagbubukas ng Metro Manila sa mga provincial buses? Usapang Kalye, tuwing Sabado, alauna ng hapon, sa nag-iisang Teleradyo. Meron ka bang kakaibang idea? Kakayahang pwedeng ipagmalaki? Alam mo bang pwedeng maging negosyo yan? Maging kumikitang kapamilya sa tulong ng mga eksperto sa pagiging entrepinoy. Sa
Sa pagbabalik ng Teleradyo Balita sa Quezon City, dalawang lalaking nakagapos ang mga kamay, pinagbabaril, patay. Kuha tayo ng detalye mula kay Radyo Patrol 53, Liza Aquino. Liza. Choice dead on the spot sa gilid ng kalsada dito sa Mekatipunan Avenue Service Road sa Barangay UP Campus ang dalawang hindi pa nakikilalang lalaki. Ayon kay Mary J. Galapon, ang DPSO ng UP Barangay UP Campus, alas 2:30 kanina madaling araw nang makatanggap sila ng report mula sa isang motorista na nakakita sa dalawang bangkay. Wala pang pagkakilala ng dalawang lalaki pero posibleng hindi umano sila residente sa lugar ayon yan sa mga opisyal ng barangay. Nakaposas ang mga kamay ng dalawang lalaki na halos 10 metro ang layo nila mula sa isa't isa. May mga tama ng bala sa ulo at katawan ang mga biktima. Alas 6 ng umaga nang maalis sa kalsada ang katawan ng mga biktima. Nakuha naman ang soko sa pinangyarihan ng krimen ang hindi bababa sa 15 basyo mula sa hindi patukoy na kalibre ng baril. Joyce? Maraming salamat, Radyo Patrol 53, Liza Aquino. Sa Bulacan, sinalakay ng NBI ang imbaka ng mga expired na bakuna at gamot. Inaresto ang manager ng disposal facility matapos madiskubreng nire-repack at muling ibinebenta ang kahong-kahong expired na gamot. Ayon kay NBI Intellectual Property Rights Chief Glenn Ricarte, ilan sa mga nakuhang bakuna ay hindi ibinebenta sa bansa at posibleng nabibili online. I-advise ko lang lahat ng mga consumers sa kayong mga medical practitioner na bumili sila ng mga gamot doon sa mga licensed retailer at sa mga kilala ng mga drugstore. Igiliit naman ng Food and Drug Administration na dapat ay mayroong kinatawan ng ahensya sa pag-dispose ng mga expired na gamot at bakuna. Nakakapangilabot po dahil una-una, hindi po nila siguro alam yung epekto nito, lalo po yung isa para po sa puso yun. Tapos i-inject po natin sa isang pasyente na expired na. Si FDA North Luzon Director Gomel Clemente. At sa aming pagbabalik, Showbiz Spotlight mula kay Ginyol Krishnan. Magbabalik po ang Teleradyo Balita. Wagi ang weekday mo kapag kasama ang Teleradyo. Pasigyahin ang morning kulitan at tsikahan na may kasamang balita at impormasyon sa sakto. Hatid nila Chang Amideres, Johnson Manabat at Jeff Canoy, alas 6. Pag-initin ng mga kaabang-abang na balita ang inyong umaga sa Teleradyo Balita. Kasama si nakabayang Nolly De Castro at Joyce Balacho, alas 7. Sunod tayong bubusugin sa mas pinalawak na pagseservisyo handog ni kabayang Nolly De Castro sa programang Kabayan. Alas 8, tataas ang energy nyo sa pakikinig sa maiinit na issue sa On The Spot. Hatid ni na Tony Velasquez at Danny Buenafe. Alas 9, mapupuno naman ang saya ang umaga dahil sa pagtutulungan sa Lingkod Kapamilya. Handog nila Bernadette Sembrano at Action Man Julius Babaw. Alas 10:30. Maging alerto sa buong maghapon sa pagtutok sa mga balitang hume-headline sa Headline Pilipinas. Kasama sina Julius Babaw at Tony Velasquez. Alas 12. Panalo na ang Lunes hanggang Biyernes mo kapag nakatutok sa Teleradyo. Balita at kontrobersya, yan ang umiikot sa mundo ngayon. Sa may init na usapin, importanteng marinig ang inyong opinyon. Kailangan ba ng travel authority sa pagbabiyahe sa loob ng NCR? Yun pong mga jeep, hindi pwedeng bumiyahe nationwide. Hindi po talaga ako sang-ayon dito sa employment ban kasi hindi ko po talaga kaya yung sweldo ko as a nurse dito na taguyod po yung pamilya ko. Ang hihiling po sana namin, kahit release lang yung deployment pad para maituloy po ng mga employer namin lahat ng papers namin. Kasama ang pinakamasayang tambalan tuwing hapunan, Alvin El Chico. Dumating na ako sa point ng buhay ko na natutuwa na akong panoorin sina Alvin at Doris. Ano ibig mo sabihin dyan na pang matanda lang kami? Ang nais ko ipa-interpret sa text na yan, dati ay malongkot ang buhay niya nang bigla niyang mapanood ang SRO. At Doris Bicornia. Parang ang fresh ngayon. Lagi ang papel niya yung talagang matandang bruha.
SRO, sugestyon, reaksyon at opinyon, Lunes hanggang Biyernes pagkatapos ng TV Patrol sa Teleradyo. Wagi ang weekday mo kapag kasama ang Teleradyo. Pasigyahin ang morning kulitan at chikahan na may kasamang balita at impormasyon sa sakto. Hatid nila Tiang Amideres, Johnson Malabat at Jeff Canoy, alas 6. Pahiinitin ang mga kaabang-abang na balita ang inyong umaga sa Teleradyo Balita. Kasama sina kabayang Noli De Castro at Joyce Balacho, alas 7. Sunod tayong bubusugin sa mas pinalawak na pagseservisyo handog ni kabayang Noli De Castro sa programang Kabayan. Alas 8, tataas ang energy nyo sa pakikinig sa maiinit na issue sa On The Spot. Hatid nina Tony Velasquez at Danny Buenafe. Alas 9, mapupuno naman ang saya ang umaga dahil sa pagtutulungan sa Lingkod Kapamilya, handog nila Bernadette Sembrano at Action Man June. Narito na ang ating showbiz spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel. Sa ating showbiz spotlight, mas lalong nasabik ang Kapamilya fans matapos ipasilip ang behind the scenes ng pinaka-inaabangan 2020 Christmas Station ID ng ABS-CBN. Sa inilabas ng behind-the-scenes photos, makikita ang ilang Kapamilya stars na kasama sa shoot ng Station ID, tulad ni Catherine Bernardo, Daniel Padilla, Joshua Garcia, Vice Ganda, Judy Ann Santos, at Angel Oxin. Kasama rin si Bianca Gonzalez, Anne Chonggi, Tony Gonzaga, Regine Velasquez, Ogie Alcacin, Gary Valenciano, Martin Rivera, at iba pa. Nauna nang na-reveal na ikaw ang liwanag at bigaya ang tema ng Christmas Station ID ngayon taon, kasunod ng malalaking pagsubok na pinagdaanan ng network. Samantala, nakaisa na rin ang ilang celebrity sa Donate a Bite, Save a Job Project ni Gretchen Ho ngayong may pandemya. Agosto, sinimula ni Gretchen ang proyekto na lumikom ng bisikletang ipamimigay sa mga manggagawang Pinoy na naapektuhan ng pandemic. Alam mo, sobrang overwhelmed talaga ako sa mga donations na dumating sa drive na ito. Talagang most talaga came from donations and marami dyan galing sa ating mga kapamilyang celebrities. Si Piola Pascual, si Catriona Gray, si Zanjo Marudo, si Awel Paz, at iba't iba pang mga artista na ayaw rin magpabanggit. Pero talagang sobrang napaka-generous. Even mga broadcasters, mga news personalities. Si Tatay Jolly, isa sa mga nabigyan ng bike nang magpasa ng kanyang letter sa Sharia app, isang community application na ginamit ni Gretchen para sa pagpili ng kanyang beneficiary. Plano ko po kasi yung uwi ng Nueva Ecija sa lugar namin po eh. Kasi matagal na po akong hindi nakauwi, mga 8 months na po mula ng pandemic. 600 bike na ang naipamahagi ni Gretchen at target na makapagbigay pa ng 400 para makumpleto ang 1,000 beneficiary. Ako, ang inyong morning patroller, Ganiel Krishnan. Happy weekend sa inyo. Balik sa inyo, Joyce and Robert. Happy weekend sa iyo, Ganiel, at maraming salamat sa iyo. At yan ang mga balitang itinampok sa Teleradyo Balita ngayong Biyernes, November 20, 2020. Ako po si Joyce Balancho. Sa pangalan ng nag-iisang kabayan, Noli De Castro, ako si Robert Mano. Susunod na ang programang Kabayan. Balita. Crisis po tayo. COVID-19. Impormasyon. Serbisyo publiko. Marami ring mga blood donors ang nangangamang. Para sa bayan. Nakasurvive. Nakasabat ang mga delivery ng pagkain. Alat yung baka pag... Nagagalak po natin. Feel so good. Magkakapamilya, maglilingkod sa isa't isa. Ito po ang Teleradyo. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito opinyon at pananaw ng himpilan at ng pamunuan ng network. Corruption must stop now. Magandang umaga, bayan! Kabayan!
Ito po yung sakripisyong kung saan nakikita namin na ang bayanihan ng Pilipino ay talagang buhay na buhay sa panahon na to. Sobrang hirap ng trabaho. Nagagawa pa rin namin tumawa, makipagbiruan. Kailangan makita ang kanila na strong ka para makakuha rin sila ng lakas ng loob. Hindi lang naman natin fight to eh. Fight talaga ng Pilipino to. Maglilingkod sa sambayanan, inaasahan at pinaniniwalaan, nangungunang boses ng ating bayan.